kapit araw-araw, gabi-gabi at humingi ng kapatawaran sa Diyos dahil siya po ay tapat at handa pong magpatawad sa atin. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala mo siya sa simula pa, siya na. Ito yung ama ng pananampalataya na katulad ni Abraham. Kung tinignan po natin si Abraham, yung kanyang pananampalataya po ay kakaiba, no? At ayun po ang gusto niyang gayahin natin, yung pananampalataya po ni Abraham. Sumulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang masama. Na sa patuloy na pag-aaral natin ng salita ng Diyos, araw-araw ay napagtatagumpayan natin ang masama. Napagtagumpayan din ang pagsubok sa ating buhay. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat malakas kayo na napili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo ninyo ang masama. So, kung titignan natin yung kabuuan, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pagsunod kay Kristo, ang siyang totoong trabaho ng bawat isa. No? Kaya, kapag tayo kay Kristo, walang masama o walang kasama ang mangyayari sa atin. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. So, titingnan po natin ito, no? Na ngayon po, marami yung umiibig sa sanlibutan dahil dito nga daw yung kasiyahan, no? Parang, sabi nga, minsan ka lang mabuhay, bakit hindi yung kay sagad? Kung ramandaman lang, bakit hindi? Pero, may spirit kasi may kalimba o kasi tayo na mahihirapan kapag nagpatuloy tayo. Kaya sabi niya, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Dahil ang ibig dito ay hindi yung ibig sa Allah. So dito mapapansin natin sa inuuntun dahil ng Panginoon na ina-adjust. No? Ina-adjust tayo dito araw-araw. Ang gusto niya kasi maging kagaya din tao, maging kagaya din daw natin siya sa Jesus. Pero sa lahat ng pagkakataon, no, ay ginagawa natin, pero minsan nagkakamali pa rin tayo, dahil tayo tao lang. Pero kung nagkakamali man, sabi niya, nandiyan siya, huwag kang panghinaan ng loob, ikaw ay lumagpa, kung kayo dadapa, tumayo ka. Magpatuloy na lumakad kasama siya dahil hinihintay kanya. Yan. Kaya huwag tayong mawala ng pagpag-asa. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nasasamang nasa na naman, toko, no? Kapag ginamit natin yung five senses natin at napatingin tayo doon, yating na. Sapagkat ang lahat ng ito yung masasamang nasa ng laman, nasa ng mata. At ang pagmamalaki sa mundo ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaya kung gusto mong magmalaki, ipagmalaki natin ang Panginoon. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng inaungod po bumalik dito. Lahat ng nakikita natin, lahat ng hinahawakan natin, mawawala. Lahat ng minamahal natin dito, mawawala. Pinapakita dito na hindi ang kalooban natin ang ating sundin, kundi ang kalooban ng Diyos. Kaya pinakita niya dito na ang lahat ng bagay na nakita natin dito ay mga tawang walang kalooban. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ito yun, napakaisip ng buhay dito. Malakas ka ngayon, bukas wala ka na. Kahit wala kang sakit, yes, kahit wala kang sakit. So bakit hindi natin ihalay ang ating buhay sa Diyos? Mga anak, ito na ang huling panahon. Nung mga panahon na sinulat ito ni Juan, sinabi niya na ito yung huling panahon. Pero hindi pa pala yun.
Kasi kung titignan mo natin na ang isang araw nga po sa langit ay 1,000 taon dito. So, kung 2020 dito, mga dalawang araw lang po sa langit na higit at ilang oras. Kaya sabi niya, ito na ang huling panahon tulad ng inyong narinig. Darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumilitaw na mga Antikristo. Diba? Noon, nando na ang marami nang lumilitaw ang Antikristo. Ano kaya ngayon? Diba? Mas lalong marami na. Kaya alam nating malapit na ang wakas. Ito pa ang isa na titingnan natin na talagang malapit ng wakas. Sabi sa verse 19, na kahit sila'y mga dati nating kasamahan. Diba? Dati, kadami natin, sana, wala na. Gusto niyo po bang pakasama sila? At niya, ito yung mga sinyalis ha. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga tao yun ay hindi na natin tunay na kasama. Bakit? Sapagkat kung sila'y tunay na natin, nanatiling sana silang kasama natin. Bakit? Uli. Bakit sila manis? Nakatingin sila kasi sa sanlibutan. Nakatingin sila sa amin. Alam niyo po bakit? Anong sekreto ba dito kayo? Hanggang ngayon? Dahil hindi kayo nakatingin sa akin. Hindi kayo nakatingin sa mga kapatid natin. Nakatingin kayo kay Kristo. Yun yung sekreto para manatiling kasama natin. Kaya kahit na sila'y dati natin kasamahan, ay wala na sila. No? Kaya sabi dito, hindi sila tunay na atin. Nanatili sana sila kung tagdang kasama natin. Ngunit umalis sila. Kaya paliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Di mga panahon na talagang magkakaubusan. Matilang matibay. Pag-usapan namin kanina nabibig ko si Ate Jolet sa sakya, sabi niya yung building na nauubos tayo, yung mga agad ang nawala, sabi niya ganun talaga. Pero huwag sana, huwag na sanang mabawasan. Hindi naman madagdagan, sana huwag nang mababawasan po. Ngunit ipinagkaloob na sa inyong Espiritu Santo. Ito na yun. Kaya nandiyan ka, nanatili ka, kasi pinagkaloob na sa'yo ang Espiritu Santo. At dahil dito, alam na ninyo ang katotohanan. Kaya hindi ka umalis. Kaya kahit anong nakatama ng Banal na Espiritu Santo, nandiyan ka pa rin. Kahit minsan parang hindi mo na kaya, nandiyan ka pa rin. Kasi nananatili na daw ang Espiritu Santo sa atin. At dahil dyan, kalaman natin ang totoo. Na ang kalaban natin ay hindi tao, kundi mga espiritu ng kadiliman na nasa yung papawid na siya nagbibigay pasakit sa bawat isa. So bakit ka pa pipingin sa iyong kapatid? Bakit ka pa magkakaroon ng sama ng Diyos sa kanya? Sa totoo lang pala, hindi siya ang iyong kalaban. Kundi ang Espiritu na nasa iyong kapawid, na Espiritu ng kadiliman, na siyang nagbibigay gulo sa iyo, sa puso mo at sa isip mo. Sumulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam na ninyo ito, at alam din ninyong walang kasinungalingan nagmumula sa katotohanan. So napakaganda ho ng araw, no? Na pinapakita dito na ang lahat ng sinasabi dito ay parang katotohanan lamang. Na talagang pwedeng na tumunaw ng bato, tumunaw ng pinto. No? Walang taong makakapagsalita ng ganito kung hindi ito siya pinahira ng Banal na Espiritu ng Diyos. At sino nga ba ang sinungaling? Sa verse 22, hindi ba siya ang nagsasabing si Jesus ay hindi Kristo? Diba? Maraming nagsasabi sa panahon na ito na si Kristo ay tao lamang at hindi tagapagligtas.
dito niya kanyang ligtas ang sanlibutan dahil isa lamang sa ordinaryong tao o propeta lamang parang ganyan. Hindi daw sa buktong ng Diyos. Pero sa atin, naniniwala tayo sa Kristo'y buktong ng Diyos, larawan ng Diyos at tunay na Diyos na siya totoo natin tagapagligtas. At dahil dito, sa pagkakilala natin sa Kanya, kay Jesus, ay kinilalaan tayo ng Kanyang Ama. Pero tandaan niyo po, paano malalaman kung talagang tayo'y nakakilala sa ating Panginoon? Dapat nagpapatuloy tayo. Dapat hindi tayo umalis. Dapat namamahagi tayo sa Kanyang Diyos. Dapat hindi na tayo nakatingin sa ating mga kapatid. Kung nabagay sa mga dapat sa ating Panginoon. Verse 24. Pakaingatan ninyo ang inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. Ano ba yung nating narinig sa simula pa? Ito yung pag-ibig. Ito yung pag-ibig na pinadama ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kristo. At ito naman ang pinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Dahil nagpapatawad at kakatawad tayo at pinapatawad din tayo ng Panginoon araw-araw, kaya binigyan niya tayo, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya sinama po sa ama namin yan, at tinuruan po sila kung paano manalangin. Nandoon yung dapat yung pagpapatawad, yun po yung susi para makapasok tayo sa kaharian ng langit. Verse 26. Isinulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Okay, sabi nga ko sa inyo, marami dyan ang iligot-ikot sa inyong mga bahay, tumutok-tok. Masabi kung maaari ay pakinggan natin sila. Pero ano pa ba ang dapat natin pakinggan? Diba? Ang banal na Espiritu mismo ang sinituturo sa atin at yun ay sapat na. Walang ipinagmamalaki kundi ang Diyos. Pero kahit ganun po yung pananampalataya natin, nandyan pa rin sila, umiikot pa rin sila at pinipilit na kung maaari ay mapaniwala nila tayo. Kaya binigyan tayo dito ng babala. Dahil marami ang nagnais na maibigaw pa rin tayo kahit na nasa tamang landas na. Verse 27, gayon pa man, ang Espiritu yung kinagkaloob ni Kristo sa inyo. Period, diba? Tibay nun, nakatakal ka na. So, ano pang magagawa ng Diablo? At habang Espiritu yung natili sa inyo, yun, nandyan ka, hindi ka umaalis, na natili ka sa atin, hindi ninyo kailangan turuan pa kayo ng iba. Diba? So, ang pagtuturo sa atin ng Diyos gabi-gabi, sapat na. Eh, hindi mo na kailangan paturo pa sa iba. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Yung po yung ginagawa po natin, ako, yun naman ako, nagtuturo para sa sarili ko, hindi ako nagtuturo dito. Yun talaga ang pananampalataya ko at pinagkakatiwalaan ko na dito ang Diyos. Sabi ko, ikaw na bahala doon kung ano yung araw mo. Ano yun na, doon ako. At lipat ako dito. Tapos ano kayo yung araw ko? Ito, binigay niyo doon. 1 John chapter 2. At yun ang gusto niya. Na gusto niya pong manatili tayo dahil marami na po ang nawala sa akin. At meron pa siyang gustong hilahin. Huwag ka na magpapahila, kapatid. Lahat ng ituturo niya ay totoo at ito'y walang bahid na kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Diba? Yun ang gusto niya. Para manatili siya sa atin, manatili tayo sa Kanya.
Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparinig. Kahit anong mga mangyari sa buhay na ito, sa mundo nito, relax ka, diba? Hindi ka takot. Dumating man yung mga kadami-dami ng mga virus, ang 2 taon, pero nandito ka, buhay ka, at nanatiling pinag-iingat ang Diyos. Dahil nanatili tayo sa Kanya. Yan yung totoo. Kapag tayo manatili sa Diyos, di tayo magagalaw ng masama kayo. Ang Espiritu ang matuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng tuturo niya ang totoo at ito'y walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo ang Kristo. Inulit niya. Para tayo ay laging manatili, huwag maguluhan, magkaroon ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya na tao kailangan manatili para maging panatag ang ating loob. Yung kaligtasan na ating tinatanggap ngayon ay mapapanatili sa Diyos. Naman ang mangyari sa mundo, sabi ng ating Juliet, naman ang mangyari, kalmado ka dahil hindi tayo kaugalanan. Lalo-lalo na sa muling pagparinig. Para hindi daw tayo mapahiya sa mga araw na iyon. Kasi kung takot ka, hindi ka handa, no? Marami kang pinag-aalinlanganan, pagdating niya, hindi ka talaga makakarap sa Kanya. Kasi mapapahiya ka. Sabi niya sa iyo, huwag kang matakot, natakot ka, no? Mapapahiya ka. Sabi niya, huwag mo ikahiya yung salita niya, pamahagi mo, nahihiya ka mamahagi ng salita. Tapos sabihin mo, welcome, mamaya. Pero nung wala siya, hindi pa siya umuwi dito, ay inahiya mo siya. So, ayaw ng vision. Gusto niya, na ipagmalaki namin siya. Huwag natin siya ikahiya para hindi dalhin niya. Tayo ikahiya sa Kanyang pagparito. Kung alam ninyong si Kristo ay matuwid, dapat ninyong malaman ng bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Amen? So, ang gusto ng Diyos ay talagang manatili tayo sa Kanya. Yung pananampalataya, dapat hindi magbabago. Yung pagtitiwala, ganun din. Dahil patay ang pananampalataya, walang gawa. Kaya purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos. At tumayo po tayong lahat.